Hello guys and babes, nandito naman tayo. Kamusta po kayong lahat dyan? Ngayon meron tayong gagawin na DIY, reconditioning of the Orbit fan. Medyo ang problema nito ay mahina na umikot, umuugong. Kung hindi mo lalagay sa number 4 na speed, hindi siya tatakbo. Ito ngayon, tatanggalin natin itong guard niya, mga parts niya. At dadalhin natin mamaya sa working bench pagkatapos natin itong tanggalin ang mga sumusunod. Yung pan na yan, ayan, may screw yan. Ikutin nyo lang para matanggalin yan. Pagkatapos niya, sunod natin yung isa naman at matanggal natin ang kabuuan para hindi pag tinanggal natin hindi mabigat. Ayan, ikutin nyo lang yan. Yung ating yung lock. Yung lock niya. Pag natanggal natin yan, meron namang dalawang screw yan sa tagiliran. Yan ang tatanggalin nyo para maibaba natin itong orbit fan. Para ayusin natin, i-recondition natin. At gagawa din tayo ng modify ng isang switch control kung pwede sa ibang brand, other brand. Ano, papanda rin natin. Ayusin natin, pagkatapos natin na recondition ito, ay susubukan natin gamitan ng iba control kung aandar ang ating orbit fan. Ayan, natanggal ko, no? So, standby mo na tayo. Dadaling ko ito sa working bench. A few minutes later. Oh, ayan. Nandito na tayo sa working bench. Ngayon, ang gagawin natin, tanggalin natin yung screw niya. Gumamit tayo ng 516, dalawa. Isang pangkontra. Ikutin natin. Tagal lang ito, mga guys. Okay? Pag medyo maluwag na, pwede nang gamitin nyo ng kamay para matanggal. Yo, para matanggal tuloy yung screw na yan. Okay? Ganun lang ang pagtanggal niyan. Ngayon, tanggal natin yung screw na yan. Itabi natin yung screw. Baka mawala yung screw. Mayroon pa natin yan kung sakaling mawala yan. And then, susunod natin yung sa tagiliran naman. Gumamit tayo ng precision screwdriver. Dalawa yan eh. Yan, tanggalin natin yan. Pagkatapos yung kabila naman. Pagkatapos natin matanggalin yan, gumamit kayo ng Phillips screw. So, luwagan nyo yung screw na yan. Medyo maikpit na ako. Ayan, medyo nakuha natin, no? Ayan, kamit yung kamay. Kabila naman, tanggalin nyo rin ang screw. Pag natanggal nyo na yan, ilalabas natin yung motor, tandaan lang, baka mabunot yung mga winding connections. Ayan, tandaan lang, ayan. Ayan. Okay, itabi natin. Ngayon, lagay natin tanda bago natin buksan. Tulad nito, ayan, may tanda, ayan, ganyan. Para di tayo maligaw pag babalik natin. Okay, tanggalin nyo yung apat screw na yan. Apat yan, pagkatapos matanggal yan, lukutin nyo. And then, sulutin naman natin itong sa harapan. Meron ding apat screw yan. Tanggalin natin. Gumamit tayo ng pin screw. Pagkatanggal natin yan, yung apat na yan na screw, yan yung sa una, patapos pangalawa, tapos the rest, ganoon din gawin natin. Pag natanggal natin lahat ng screw, ubutin natin yung harapan niya para malagay natin ng langis. Ayan. So, lagyan natin yung langis. Kunti lang guys, no? Ay, naku po, na sumobra tayo sa langis. Kunti lang, no? Pati kamay ko, may langis na. Okay, yung sarapan, lagyan natin.
Tatapos ang susunod natin gagawin, malangisin natin yan, tanggalin natin yung rotor. Ayan, may konting itim, ano? Ang rotor mamaya ayusin natin. Bago yan, malangisin natin yung likod nya, lagyan natin ang langis. Ayan, sapat lang ang langis mga guys and babies, hindi yung lumuluha na, halos pumapatak na. Ito naman, ayusin natin. Gumamit tayo ng 350 na liya. Ikutin natin yan. Bagya lang, no? Marahan lang ikot. Pag sumobra tayo, mapudpud yan. Hindi na natin mabalik yan. Wala na. Papalitan natin yung shock tape. Then, ibalik rin nyo para kumimis yung shock tape niya. Ayan. Saraan lang yan, guys. Napakadali lang mag-trouble yan. Reconditioning nyo yan. Pagkatapos yan, yan ang pinispada. Kumbaga sa tinapay. Ayan, malinis na ang ating rotor. Ngayon, gagawa tayo ng circular diagram. I-drawing natin to para matuto kayo mag-rewind. Ayan, ito yung running at yung ibabaw niya na is starting. So, pagkatapos niya, gagamitan natin ng ibang rotary switch, yung 3D. Balik tato lang ang kanyang connections. Madali na yun, guys. I-checkin natin mamaya yan kung paano ma-distinguish yun. Ito guys, and babes, balik na natin ito sa kabuuan. Hindi ko na pinakita yung pagbabalik ng mga bolt and screw, no? Mapabala na ng video yan. Ngayon, ang mahalaga, dito tayo sa likod. Ito guys, itong tatlong terminal nito, alamin natin kung ano dyan ang R1, R2, S1, no? Tapos papakita ko sa inyo sa gagawa tayo ng circular diagram. Okay, unahin natin itong puti saka gray, no? Pwesto natin itong ating mahiwagang tester. Deny! Inagay natin ito sa puti. Kahit sa alin man sa dalawa, okay lang yan. Walang problema, no? Ito naman sa gray. Ayan, ito, and then ayan, oh, 28 nga. So lamang lang konti yung ano, kung susukat tayo sa puti sa pink, medyo lamang lang konti. Tapos ilipat natin sa pink. Okay. Ayan. Almost the same sila, no? So, ayan. Okay, walang ba. Balagay natin na kung ano lang sila. Ayan, lamang nga siya ng konti, no? Yung pink, saka puti na winding connection. Pagkatapos niyan, punta naman tayo sa gray saka pink. Okay? Yeah, ilayo nyo lang itong isa, no? Para hindi magkakamali tayo ng reading. Okay? Ayan, dalawang yan. Nakuha natin ay ayan. Nakuha natin ay 5560 by 5 yan, ha? From 60 ohms yung gray saka pink. Sa makatuwid, itong dalawang ito ang nasa capacitor. Nakagets nyo? Ngayon, itong isa, itong puti, R1 yan.
o tinatawag na common na yan, common ha. Ngayon, ano sa dalawa rito ang pwede natin lagyan ng isa pang linyada? Dito, pag nagkamali ka dito sa dalawa, pag pinaandar mo yung under, katagalan shorted, no? At baliktad ang ikot, no? Yung kanina, nakita natin, itong puti saka gray, mababa. Pag ito naman, saka ito, ito, mataas konti. So, sa mga tuwid, ito ang R2. Itong dalawang ito, sa connected sa capacitor. Tingnan natin ang aliyang, yung reading. Oh, ayan nga. Oh, 50, oh, nagbabago eh, no? 55, 60, 65 na ngayon, oh. Let's take for granted na 65 ang reading. Bali, times 10 yan, magiging 650, okay? Dagdagan mo lang isang 0. Yung isa, 28, times 10, magiging 280. Isa, 30, you know? Times 10, magiging 300, okay? Dito na tayo sa circle diagram ng electric fan. So, gagawa kayo ng apat nito. Sa dalawa, tatlo, apat. Ito yung running. Ito naman yung starting, ano? So, kukunik mo yan. Beginning, end, beginning, end, beginning, end, beginning, end. So, ang connection niyan, clockwise or end to end. And then start to beginning again, and then to beginning, and then end, and connected to end. Yan, yan. Ito naman, itong starting nito, pag dito mo nilagay, baliktad ng ikot yan, okay? Be very careful, guys, no? Makamali kayo ng rewind. So, ganoon din yan. Clockwise, counterclockwise, then clockwise, then counterclockwise, yan. Ay, ito yung kukunik mo yung dalawa. Ito yung white, which is the common, okay? Dito, yung dalawang yan, connected sa capacitor. Ngayon, paano natin malalaman sa dalawa rito ang connected sa capacitor? Reviewin natin itong so, bali ito. Yung white to gray, ang nakuha natin ay 280 ohms. So, white to pink, 300 ohms. So, mataas yung white to pink kesa dito sa kabila. And then, gray to pink, yun ang 650 ohms. So, nakatuwid, yung mataas, itong gray sa pink sa capacitor. Ngayon, ito, dapat mababa ang reading. Ito yung nakita natin reading. The consider na yung remaining wires is white. The common. So, ito yung gray. Ito yung linyada, no? Pag nagkabaliktad kayo dyan, baliktad ng ikot, sa katagalan, uusok yung winding. So, ingatan nyo yung, ano, pag-identify ng list, no? Kung saan ang starting at running. Ngayon, punta na tayo sa orbit pan. Papanda rin natin. Okay? Oh, ayan. Connect natin ngayon, ha? Ngayon, para malalaman natin na tama ang connection natin, ayan. Ilagay natin sa zero muna. Ayan. Ayan. Nasa zero na siya. Ngayon, ilagay natin sa number 1. Ito ang reading niya. Ganoon tayo ang reading na 35 ohms o 350 ohms. Ngayon, pag ililipat natin itong sa number 2, o siyempre, mas baba ang kanyang reading. Pag nilipat mo naman sa number 3, high speed na yan, dapat mas mababa ang reading. Konti lang, konting-konti lang ang difference nila.
Okay? Ngayon, paanda rin natin. O, ayan. Sinaksak ko na dyan, o. Ngayon, paanda rin natin. Number one. Ayan siya. So, sa nakatwid, pwede siyang gamitin. Lagyan natin sa number two. O, ayan. Mas mabilis yan. Ngayon, hawakan natin to kung umiinit. Within 5 minutes, pag hindi na umiinit yan, ibig sabihin, po pwede natin gamitin ito. Ano? Substitute or alternative. So, kung masira man yung remote control nyo, pwede nyo palitan ng iba. Okay? Oh, ito guys, nabalik na natin itong orbit pan sa kanya kinalalagyan. Panda rin natin, ha? Bago natin panda rin, gusto ko nga ipakita sa inyo yung kanyang rotary switch. Standard to. Capacitor type to at merong apat na resistors. I-set natin sa number 2. Tingnan natin sa taas. So, hanggang dito na lang tayo. At bago tayo magpaalam, meron akong babasahing komentaryo. Bali, pinsan nito ni Lando. Alam nyo na, pag hindi natin pinagbigyan, maaaring bawiin ang tester natin. Again. Irrelevant na naman itong question nito. Walang duda, pinsan nga nito ni Lando. So, ito ang kanyang katanungan. Sir GLS, meron bang pag-asong umulad ang Pilipinas? Ang sagot ko dyan, big yes. Why and why? Because of ongoing or simultaneous project of build-build program by Duterte administration saka trabaho sa mamamayang Pilipino. Bye-bye! I love you!